Hello po sa lahat. Kayo ba ay nakakaranas na nandidikit sa mga channel na akala nyo po ay walang content? Akala nyo po ay hindi mga legit? At napapansin nyo, marami namang subscribers. At minsan pa, may join button na. Bakit walang content yung channel na ito? Ayan, pwede po mangyari sa ating channel yan, kaya mag-ingat po tayo. Pag yung ating channel home ay ganito po ang nakikita natin na pinapa-upload pa po tayo ng video, pinapa-create pa tayo ng video, tayo po ay mangamba kasi po yung nakikita pala ng mga bumisita sa channel natin ay yung nakalagay na "This channel doesn't have any content." Kaya sa tutorial po na ito ay ituturo ko po sa inyo kung paano malagyan natin ng laman yung ating channel home. Dahil sa ngayon, yung videos po natin ay makikita lang po pag pinuntahan natin yung videos tab, yung kasunod ng home, nandun lang po yung videos natin. Pero pag yung bumibisita pala sa ating channel ay nandun lang sila sa home, yung makikita lang nila ay yung nakalagay dyan na "This channel doesn't have any content." Kaya yan po yung aayusin natin. So ano po ang gagawin? Ito po ang gagawin. Puntahan po natin sa ating browser, yung Google Chrome. Puntahan po natin yung studio.youtube.com. Yan, studio.youtube.com. Papasok po yan sa ating channel dashboard. Ayan. Yan po yung mukha ng ating youtubestudio.com gamit ang browser. So, nandyan, channel dashboard. Tapos, kasunod nyan ay yung videos, video content. Pag i-click natin yan, yung bandang nasa kaliwa, yung channel logo natin. Kasunod, channel dashboard. Pangatlo naman ay videos. Nandyan po yung mga uploaded videos natin, pati live, tsaka mga post po natin. Tapos saan po yung maglalagay tayo ng laman sa ating home? Puntahan po natin yung customization, yung kasunod po ng monetization, yung nasa bandang ibaba, kasunod po ng dollar sign, nandyan po yung customization. So yung channel customization, ayan, i-customize natin yung ating channel. So una po, maglalagay po tayo ng video spotlight. So may dalawa po dyan, yung channel trailer para dun sa mga bagong didikit pa, tsaka yung isa naman is yung video para sa mga dati nang kadikitan kung sila po bibisita sa ating channel. So una po, magdagdag po tayo dito sa itong channel trailer. So add lang po tayo, tapos pipili tayo. So irerekomenda ko po dito ay ilagay natin yung ating channel intro. Kung meron na po tayong nagawang channel intro, so i-search natin, pwede natin i-search para lalabas na po yung videos natin na tungkol sa channel intro. Yan, type tayo ng intro, tapos search. Lalabas po yung dalawang intro na ginawa ko. So pipiliin ko po itong short intro. Meron akong 20 seconds na intro. So yan po yung gagawin kong channel trailer ngayon. Yan. So naset na siya. Isusunod natin yung recommended na video. Ayan, nawala siya. So, huwag kayong mag-alala guys. Ulitin lang. Add. Tapos, i-search. Choose specific video. So, type tayo ng intro. Para konti na lang yung pagpipilian. Tapos, pindutin. Nandyan na po yung short intro. Tapos, pangalawa, magdagdag tayo ng video na pang spotlight video pa rin para doon sa mga magbabalik sa ating channel, yung mga dating dikit na. Pag bumisita po sila sa ating channel, yan po yung ini-introduce natin or nire-recommenda na video. So, ang gagawin ko po, mayroon akong pinakabagong upload na tungkol kay Nightbot. Yun yung ilalagay ko muna na bilang recommended na video para sa mga nagbabalik sa aking bahay. Kaya naka-search dyan, Nightbot. Nandito meron akong pinakamalupit na Nightbot command. Nagbibilang ng bananas.
Yan, trailer yung isa. Itong main yung pipiliin natin. Para siya po yung magiging video spotlight sa mga returning subscribers. Yung mga nagbabalik sa ating bahay, bumibisita. Yan. Click lang natin yan, yung pinakamalupet na Nightbot Command nagbibilang ng bananas. And ayan, kumpleto na po. Mayroon na dalawa tayong spotlight. Yung una para sa mga hindi pa kadikitan at didikit pa lang. So i-introduce natin sila sa ating channel. So channel intro yung inilagay natin. Tapos yung pangalawa is para sa mga returning subscribers. Nandiyan na. Ayan, next, mag-add section tayo. Ayan, pagka-click natin ng add section, pipili po tayo ng mga playlist. Meron pong playlist na yung ginagawa na ni Lolo. Parang default. May default playlist na. Itong uploads saka popular uploads. So, recommended, i-recommend ako po sa inyo is itong popular uploads. Yan. Piliin po natin yan, yung popular uploads. Yan po yung i-add natin na section. Para lalabas po yan sa ating home. So, explain ko mamaya kung ano po yung nandyan sa popular uploads. Ayan, nandyan na po. Popular uploads. Ayan, magdagdag pa tayo ulit. Ayan, popular uploads, 156 videos. Ayan. Dagdag pa tayo ng section ulit. Ayan, add section tayo. Piliin natin yung uploads. Naka-gray na po yung popular kasi napili na po natin. Yan, uploads. Nandun na po yan. Automatic po yan. Nandun na sa baba. Magkasunod po. Kung ano po yung unang naset natin, yun po yung nasa itaas. Ngayon, i-explain ko po sa inyo. Ano ba yung popular uploads saka yung regular na uploads? Yung popular uploads po, 156. Tapos yung uploads naman, 156. Magkaparehong bilang kasi magkaparehong videos lang po yan. Pero yung popular uploads, nakaranking po yan. Yung pinakamaraming views, yan po yung nasa una. Tapos pababa ng pababa, pababa. So yung pinakauna, pinakamaraming views, nakaranking hanggang sa pinakadulo, yung pinakaless na views. Tapos yung regular na uploads naman ay naka-arrange lang po yun by date. Ibig sabihin, yung latest na upload, yan po yung pinakauna. Ayan, add section tayo ulit. Add section, dito tayo sa single playlist. Yung sa single playlist po, ito po ay pipiliin natin yung ating ginawang playlist. Ayan, kung hindi pa po kayo nakapaggawa ng playlist, ay i-separate tutorial ko po yan, yung paggawa ng playlist. Ayan. So, pipili tayo ng playlist. Meron akong playlist dito na nilagay ko po sa isang playlist lahat ng video content ko, maliban po sa live stream. Kaya nagumawa ako ng LGT content videos. Ayan, pipiliin ko po yung LGT content videos. So, lahat ng bagong uploads ko, nilalagay ko sa playlist na yan. Ayan, may tatlong playlist na tayo. Yung popular uploads, uploads, tsaka yung LGT content videos. Kung sa inyo po, pwede po kayo magdagdag. Depende po sa inyong mga content videos. Ayan, dagdag pa tayo ulit. Meron pa tayo ang marami akong playlist. Kasi yung mga tutorial ko ay naka-group po yan. Ayan, magdagdag pa tayo. Meron akong driving tutorials. Kaya piliin ko yan. Yung playlist ng driving tutorials. Ayan. Kasunod ng LGT content videos, nandiyan na yung driving tutorials. At dagdag ulit. Add section ulit. Tapos pili ng single playlist. Tapos pipili ng playlist. Existing na. Yan, pipiliin ko po ito yung math hacks, ito yung mga shortcut sa mathematics. Mga hindi na kailangan gumamit ng calculator, mapabilis ang pag-calculate. Ayan. Tapos add section ulit. Meron pa akong isa pang playlist na konti pa lang yung laman. Nandiyan na siya, math hacks, tapos yung life hacks, yung mga kahit ano-ano lang na
magagamit natin. Ayan. Next po, add tayo ng feature channel. Ayan. Sa pag-feature ng channel, isi-search lang po natin yung channel name. Ayan, search po tayo ng channel name. Halimbawa po, kay Darla's Fun Toys. Ayan, type natin, Darla. Hintayin natin na lalabas sa baba. Tapos, i-check lang natin yan. Pag na-click na po natin yan, automatic po yan, nalalabas na po dun sa gilid yung channel name. Ayan. Nandito na siya sa gilid. Ayan. Channel and section. Nandyan na si Darla's Fun Toys. Tapos, pag nag-add tayo ulit, search lang din tayo doon. Basta, may nakalagay na na-check dyan, automatic nandun na po yan sa lista. Kahit hindi na po ito natin titingnan. So, halimbawa, lagay natin dyan, Bratinilla Brats. Ayan. Bratinilla Brats. Ayan, yung pinakauna, pipiliin natin, naka-check na. Automatic na yan, guys. Nandun na yan agad sa channel in section. Ayan. Channel section, nandyan na po yung dalawa. Example lang, guys. Dalawa lang muna ilagay natin. Ayan, nandyan na po. Tapos, isave po natin yan. Puntahan po natin sa baba. Done. Pindutin po natin yung done para masave po natin yung ating nadagdag na channel. Bali, yan po yung featured channel natin. Ayan, done. Nandun na po yan sa pinakababa. Ayan, tingnan natin. Nakahilira na po yung ating mga playlist dyan. Tapos, sa pinakababa, nandun po yung featured channels. Yan. Single playlist, life hacks, tapos yung featured channels sa baba. Yan. Kung ano po yung pinakaunang pinag-add natin, yun po yung nasa itaas. Tapos ngayon yan, i-save po natin. Yan, publish. I-click po natin yung publish. Para ma-save po yung ginagawa nating customization sa ating channel. Yan, okay na po yung playlist natin. Yan po yung hiliran yan. Tapos, click publish. Yan, pagka-click ng publish, isi-save po yan. Masi-save na. So ngayon, puntahan natin yung ating channel. I-click lang po natin yung view channel. At dahil cellphone yung ginamit natin, lilipat agad yan sa ating YouTube na app. Yan, click View Channel. Yan, pupunta yan sa YouTube app natin. Tapos ngayon yan, yung channel natin kanina na nakalagay na this video doesn't have any content or yung create a video, napalitan na ng channel intro. Kasi yun po yung pinili natin kanina na magiging video spotlight sa channel home natin. Yan. Nandyan po yung channel intro. Wala pa po yung ibang playlist. I-refresh lang po natin. Videos, tapos home. Tapos wala pa rin. Refresh. Refresh, refresh lang. Ayun, nandun na. Ayan. Tingnan natin. Pagkatapos ng channel intro, yung video spotlight, nandyan na po yung popular uploads. So, nangunguna po yung pinakamahabang o pinakamaraming views. Yan, 1.9 million views nangunguna. Sinunda naman ng 1.4 million views. Channel intro. Tapos kasunod, ayan, paano magka-nightbot gamit ang mobile phone. 1.1 million views. Sinunda naman ng Bisaya driving tutorial, 1 million views. At sumali sa kasunod na hilera ay mga live stream na mayroong mga 500 to 400,000 views. At kasunod yung uploads. Itong uploads ay kung ano po yung latest na upload, yan po yung nangunguna. Ayan. According to date lang po yan. Tapos nyan, yung aking LGT content videos, ayan, puro tutorial po ang laman nyan. Yan, maliban po sa live stream, nilagay ko po dyan yung LGT content videos. So, nandyan na siya.
So may laman na yung ating channel home. Nandiyan na po lahat ng videos natin at naka-arrange po yan depende sa pag-arrange natin ng playlist. Ayan, car driving tutorials nandiyan rin. Maganda pag naka-playlist, naka-grupo po yung ating mga videos na pare-pareho yung tema or laman. Halimbawa, pag meron kayong mga mukbang videos, isang playlist. Tapos yung mga gala, adventures, isang playlist. Ayan, yung feature channel, hindi pa siya nag-update kasi bago pa lang. Pero andyan na po yung pangalan, Darla's Fun Toys at saka Bratinilla Brats. Mag-update lang po yan. Lalabas na rin po yung channel logo niyan. At ngayon guys, yung mga nagbabalik sa ating channel, di ba dalawa yung pinili natin? Yung sa video spotlight, ito na po yung makikita nila. Yung mga nagbabalik, mga dating dikit, makikita nila itong naka-recommended natin na video. Itong pinakamalupit na Nightbot Command, nagbibilang ng bananas. Yan po yung pinili natin. Yung channel intro yung isa, tapos yung isa is yung i-featured natin na video para sa mga returning subscribers. Ayan, pareho lang po yung laman, yung playlist sa baba. Yung magkaiba is yung itaas lang. Yung para sa mga bagong dikit at hindi pa kadikit, ang makikita nila, channel intro. Yung mga dating dikit, makikita nila kung ano po yung nilagay natin na video para sa mga returning subscribers. Ayun. Pag halimbawa ay baguhin natin yung arrangement, puntahan lang natin ulit dito sa ating YouTube studio, studioyoutube.com. Halimbawa ay gusto kong burahin sa taas yung dalawa, yung popular uploads tsaka uploads, kasi gusto ko po ay maitago yung mga live streams. Gusto ko po ay yung maibalandrad dyan sa ating channel ay yung YouTube content ko lang, yung mga tutorials ko. Kaya may option po dyan, yung edit section contents, delete, ayan. Pero sa yung playlist na gawa ni Lolo, remove section lang po siya. Walang ibang pipilian. Ayan, na-remove po na yung dalawa, yung popular uploads, tsaka yung uploads. Pero ibabalik ko po siya. Ilalagay ko lang siya sa baba. Para yung pinakataas, yung pong channel content ko ang mangunguna na makikita sa lahat ng bibisita sa aking channel. Ayan, nag-add lang tayo ulit, add section. Pinili natin yung popular uploads. Nandyan na po yan sa baba, popular uploads. Tapos yung pangalawa is yung uploads na normal. Dyan po papasok sa uploads yung pag tayo po ay magla-live stream, dyan po papasok sa uploads na playlist. Kaya pag bumibisita po kayo sa aking channel at hinahanap nyo po yung aking nakaschedule na live stream, puntahan nyo po sa pinaka-ibaba. Ayan, tapos publish. Huwag niyo pong kalimutan i-click yung publish para ma-save siya. Ayan, click publish, masisave na po siya. Tapos hintay tayo ng sandali. Tapos i-click po natin view channel para ma-check natin kung nag-update na po siya. So, tinanggal ko po yung popular uploads tsaka uploads kasi mix po yun. Mayroon po yung mga live streams. Gusto ko po siyang itago or gusto ko po siyang ilagay sa huli. Kaya ayan, napunta na po tayo sa ating YouTube channel. Check natin ulit. Nasa baba, kasunod ng ating video spotlight, hindi pa siya nag-update, popular uploads pa rin. Refresh lang. Refresh. Ayan, refresh. Ayan, nag-update na siya. Yung popular uploads dati na kasunod sa ating video spotlight ay LGT content videos na, yung channel content ko na. At ina-arrange ko po yan guys na nakauna po dyan palagi yung premiere. Kahit may mga bagong uploads pa na akong iba or may mga bagong live streams na, yung makikita nyo na pinakaunang videos is yung nakascheduled na mga premiere. Kaya ganyan po ang gagawin natin. Lagyan po natin ng content yung ating channel home. Tapos i-arrange pa po natin na yung mga nakikitang videos ay content, channel content po natin. Kasi yung playlist guys, na-arrange natin yan. Na-arrange natin yung kung ano yung mauna na video, ano yung mahuli.
Dito po nagtatapos ang tutorial na ito kung paano malagyan ng laman yung ating channel home at hindi na mababasa ng mga bumibisita na akalain nila na walang laman yung ating channel dahil ang nababasa nila ay this channel doesn't have any content. At dapat sa channel home pa lang ay makikita na nila agad yung laman ng ating channel. Kaya maraming salamat po sa inyong pagpapanood at sana po ay natutunan nyo po itong tutorial na ito kung paano magkalaman yung ating channel home. Ayan, maraming salamat!